Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko sa gera dito, yung pag-aatake sa Israel ng mga rockets. Nakakatakot pala guys. August 6, Shabbat nila yon, Saturday. Eh ako kasi, kami ng alaga ko, hindi kami nanonood ng news kasi ayaw ng employer ko na ma-stress yung alaga ko. Kaya yung TV namin, YouTube, mga movie, mga Arabic film, mga dating pelikula ni Shirley Temple, mga ganun lang yung mga palabas namin. Kaya nung bandang hapon yun, magsisimba yung employer ko. Kaya sinabihan niya ako na kapag mag-a-alarm, magsisirin daw, dalhin ko yung nanay niya doon sa bomb shelter. Pero sa ano lang naman namin, sa loob lang din ng bahay namin, meron doon isang safe place na pag may pag tumugwangwang daw, ibig sabihin nun, parang hindi yata nasalo yung bomb, ganun, pwedeng pumutok. Kaya sabi niya, punta lang kami doon. Kaya Diyos ko, nung una, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero alam ko na blessed ang Israel. Alam ko na protektado sila ni God. Pero iba pa rin pala yung pakiramdam mo na nandun ka sa sitwasyon na yun. Nung nalaman ko yun, sabi ng employer ko, huwag ako magpapanik kasi meron naman silang Iron Dome daw. Basta yung magsasalo ng mga rockets sa kalaban. Pero syempre, iba pa rin yung pag, lalo na sa amin na first time na nakaranas ng ganito. Eh, buti na lang may mga GC-GC kami sa mga kagaya kong YouTuber, yung mga bago pa lang nag-YouTube. Meron kaming na G2G, meron kaming GC. Kaya nag-update ko anong mga nangyayari. Eh, meron kami dalawa YouTuber na malapit, as in malapit sila sa Gaza na konting sirin, takbo na naman sila sa bomb shelter. Talagang naranasan nila yung tension, tsaka yung takot. Kami kasi nasa Tel Aviv kami, kaso gusto ng kalaban, isa yung lugar namin na tatargetin nila, na gusto nila dun ibagsak yung racket nila. Kaya yun, pinagsabihan ako ng employer ko, tapos sabi niya, wag ako magpanik. Siyempre, may alaga ako, hindi mo alam anong gagawin mo na hindi ka magpapanik, na iano mo. Nung umpisa, sabi ko na nung umalis na yung employer ko, nung nagsimba na siya, idadalawa na lang kami ng alago ko, talaga ang ginawa ko, as in nagdasal na lang ako na sana huwag siyang magsirin para hindi kami magpanik ng alaga ko. Siyempre, hindi ko alam kung paano ko siya pakakalmahin. Eh, alam mo na may mga dementia na may sakit, Diyos ko. Eh, syempre, nanay yun. Tapos, wala doon yung anak niya. Syempre, ano na naman iisipin niya. Kaya, akala ko nga, nakalimutan ko na yung mag-grocery. Kasi, simula nung nag-Christian ako, hindi na ako masyado nag-grocery. Yung pala, kabisado ko pa pala. Kasi, simula pala ng pagkabata mo, pagka ginawa mo pala yon, makakabisado mo rin pala. Kahit nawala akong rosary, eh may 10 daliri tayo, pwede ka rin pala mag-rosary kahit nawala ang rosary. Yun talaga ang ginawa ko, talagang nag-rosary ako. Kabisado ko pala siya, Friday, Sorrowful Mystery. Kabisado ko pa rin pala siya, awa ng Diyos. Kasi yung malaking tulong talaga yung pagdadasal mo, na meron kang paghuhugutan. Kasi share ko rin sa inyo guys, kasi nung dati, binangungot din ako. Totoo yung bangungot, as in, yung hinihila ka na, parang ako noon kasi, ako lang mag-isa sa dorm namin. Wala talagang gumising sa akin na parang nagtatalo ka eh. May kalaban ka na gusto kang hilahin pa, ilalim pa, punta sa madilim na madilim. Ang ginawa ko lang talaga, ang pinray ko lang siya, yung Apostles Creed. Talagang laking tulong yun sa akin. Kaya ganun din yung, kaya yan ang palagi kong pinagpipray. Ang laki ng naitulong sa akin yan. Talagang nagising ako noong time na yun na pinagpipray ko yun. I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. Yan na napaka-effective na prayer yan. Tapos, nagbasa ako ng Bible.
nagpatugtog ako ng mga Christians, ng worship song para at least yung kaba mo, maano mo siya, mapunta doon. As in talaga yun ang ginawa ko buong hapon yun hanggang gabi. Tapos akala ko okay na. Diyos ko po, may narinig kami ng bomba. As in ang lakas-lakas talaga narinig doon sa lugar namin yung pagsabog ng bomb. Sabi ng amo ko, huwag ka matakot, na saluyo ng iron ng ano daw nila. Sabi kong gano'n, eh kahit na gano'n, hindi mo pa rin talaga maaalis yung takot, yung kaba. Siyempre din, na pagka may ganyang war, nakakaawa rin, kahit na, siyempre yung mga Palestine, siyempre yung mga nadadamay na mga bata, nawala ng mga bahay, kasi pagka, diba, pagsabog yung mga missiles, talagang as in wasak talaga, paano naman yung mga bahay nila. Kasi sabi ng amo ko, ayaw naman nilang gawin yun. Kasi, syempre, sino ba naman ang gusto na pumatay ng tao, may madamay na Kaso, kaya nga daw nagpagawa sila ng Iron Dome. Kasi, hanggat maaari, ayaw nilang gumanti sa kalaban, ayaw nilang pumatay ng tao. Kaso, syempre sila, ang mga mga kalaban nila, talagang... pag umatake sa Israel, walang sino-sino. Kung sino, pag nakita nila mga Jews, talagang pinapatay nila. Kaya minsan yung alaga ko nga, minsan may dementia yun. Minsan akala niya Arab ako. So sabi niya, nakapakawalang hiya niyo. Pinatay niya yung uncle niya daw na nakaupo lang, sinaksak daw ng Arab. Ganyan yung nila sa mga Arab, yung pagkakilala nila sa Arab. Kami, hindi naman namin alam kung ano talaga yung problema nila. Parang kasi sabi ng employer ko, gustong sakupin ng mga Arab yung Israel, gusto nilang makuha. Sabi ko naman, ganun. Siyempre, di ba, kung tayo, kung ganun, nasa sitwasyon tayo ng ganun, nakakatakot. Nakakatakot talaga. Kaya hanggat maaari. Pero sabi naman kasi sa Bible talagang magkakaroon ng war. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Kaya need lang talaga mag-pray. Kahit na alam ko na best protected yung Israel, iba pa rin yung kaba namin. Iba pa rin yung nandito ka, nakarinig ka ng sabog. Kasi first time din namin pero yung mga iba namin, mga G2G, mga matagal na dito, alam na nila yung mga gagawin nila, na pag time na ganyan, dapat alamin mo kung nasan yung bomb shelter, nasan yung safe na sa bahay nyo, anong mga dapat yung gawin. Kaya ganun lang, pray lang, ganun na yung ginawa namin. Ako ganun lang, hindi ko talaga hanggang hindi alam ng alaga ako na may gulo rito, kasi hindi namin pinapaalam, kasi ayaw din namin na ma-depress siya, ayaw din namin siyang ma-tension. Hindi kami nanonood ng balita, as in sa lang ako, sa GC lang namin ako nakikibalita kung okay na ba o na ba. Tsaka thank you sa mga GC ko sa Pilipinas, sa mga prayer nyo, sa mga inaatinan kong Bible study, sa Logos Church, sa Santa Rosa, thank you lahat sa mga prayer nyo, sa Life Giver Church Taguig, sa lahat na palaging nandyan na sinasama ako sa mga prayer nila. Thank you sa lahat ng mga kaibigan ko na nagsasabi, keep safe. Thank you sa mga prayer nyo. Okay na ngayon, ceasefire na ngayon sa Israel, pero sabi na naman ng amo ko, ganoon naman talaga dito . Nandyan yung palagi ng war, kaya sila may Iron Dome, kasi palagi silang tinitira ng mga kalaban, kaya naghanda lang sila, gumaganti lang naman sila pagka kailangan na talaga. Kaya sa lahat, thank you, palagi lang mga nandito sa Israel na G2G na kagaya ko na first timer, pray lang, wala naman imposible kay God . Yun lang talaga, kasi siya lang naman talaga nakakalam sa buhay natin. Kaya palagi lang mag-iingat, ang magdadasal. God bless us.